Kayo ba'y nag-iisip ng tamang solusyon sa mga problema na inyong sinapit? Mga mana kay Papa, anong dapat gawin? At kanino kayo dapat lumapit? Mr. Taxman! Mga baluktot ba'y gusto nyong labanan upang makatulong sa pamahalaan? Pero sino nga ba ang dapat takbuhan? Mga alam ninyo'y may mapagsumbuhan. Mr. Taxman! Mga katiwalian ay nais mong alisin pero sa marami ito ay di pansin. Pero sino nga ba ang makakatulong at dapat tawagin? Mr. Taxman! Narito na siya, ang tunay na kakampi ng bayan, kaibigan ng mamamayan at laging maaasahan. Mr. Taxman! Magandang umaga po! Morning, now the 13th day of August. Nako, ghost man pala ngayon. Welcome to the program, Mr. Taxman, partner. Morning. Yes, magandang umaga, Mr. Taxman, at good morning sa lahat ho na ating mga tagapakinig. Ako po yung lingkod, Sally Ortega Bueno. Samahan niyo po kami dito sa ating programa kung saan tayo po pinapanood via test broadcast sa digital free na IZTV. Available rin po kami sa digital devices, TV receivers. Mangyari lang po na scan ang inyong mga digital TVs at digital channel boxes para mapanood po ang IZTV, hindi lang po dun sa IZTV na free TV, ha? Maging sa YouTube at sa Facebook Live, kami po ay maaari nyo mapakinggan at maaari po kayo mag-comment kung may concern kayo sa ating mga tinatalakay at sa inyo pong pakipag-transaksyon sa Bureau of Internal Revenue. At maya-maya, marami tayong pag-uusapan ngayon at alam mo, katatapos lamang ng anniversary ng BIR. Naku, ilan taon na nga ba? 118 years old. Kasing tanda nitong programa na ito. Yung butal. Hindi, yung butal. Kasi nag-start ho kami nung centennial anniversary ng BIR. So it means, ay hindi, parang 19 na ba tayo? Or 18? 18 actually. Going 19. Dibu natin ngayon eh. Oo nga pala. Nagdidibo tayo ngayon eh. Kung nanganak pala ako noon, eh di meron akong debutante ngayon. Ooh, 18-year-old. Ganun na katagal. Patuloy pa rin po ang aming programa para humaghatid ng mga mahalagang impormasyon sa ating mga kababayan, lalo na sa mga taxpayers, kung ano yung mga programa, mga proyekto, at mga ginagawang effort ng BIR para ho maging convenient ang inyong transaction sa kanila. Lalong-lalo na ngayon ang trust, even the president, yun ang trust niya na digitalization. Less and less of person-to-person contact, kundi talagang digitalized transactions and everything. So kapag ka ho digitalized, hindi ho kinakailangan during office hour lang kayo mag-transaction. Parang any time of the day, kahit ho hating gabi, basta't meron kayong internet connection, eh maaari ho kayo mag-transact. Sasabihin naman niya, wag naman hindi office hours kung meron mo yung itatanong sa mga... Baka tumawag kayo ng hating gabi. Chatbot na tayo. Oo, so pwede rin yun, di ba? Any time of the day. Kasi meron na sila mga Facebook page. So lahat doon, anytime. Ako ko lang kung 24 hours din nagising yung mga admin noon para sagutin yung kanilang mga inquiry. Yung mga dekahon siguro, mga questionnaires. At baka automatic na, no? Automatic yun. Pwede maski anong oras. Any time of the day, 24/7. So ganyan na po yung... direction, hindi lang ho ng BIR, kung hindi ng administration, ano, yung digitalization, dahil yan na po yung direksyon ng buong yan mundo. Yan direksyon, no. Buong mundo, digitalized na. Lahat yung digitalized. Alam mo, nag-usap nga kami kanina ni Director, itong countries which are now adjusting to the e-commerce, na puro ano na mga digital transactions lang eh. So, everyone has to adjust to the yung present norm ngayon ng mga transactions, which is really towards digitalization. At tamang-tama ho, dahil yung bagong BIR commissioner, yan ho kanyang forte. Expertise niya yan. Akala ko ba, partner, sa susunod ba mga araw, magiging guest na natin? One of these days, sabi nga niya eh, pagkano, just give me a little time and then pasyalan kita sa studio. Ayun. Hindi pa masyado, ano, very tight pang schedule niya kasi, you know, kaumpisa lang, gaya niyan eh, hindi ba beforehand, mayroon siyang
merong existing suspension na nilift niya, but only partial. Pag-uusapan natin yan, dahil malalaman natin sa ating panauhin yan. So, sige, siguro, umpisa na nga natin, pakilala na natin, partner. Naku, ito hong ating guest, kahit ho siyang saang region mapunta, tayo binibisita dito sa ating programa. Nung siya ay nasa... Pampanga. Pampanga. Nung nasa Manila, at ngayon naman po ba, nagulat ako, nandito na pala siya sa Reddit. Pero, ang hindi ko makalimutan sa kanya, he is the first director na who nagpagawa. Made sure na mapagawa ng green building bantawag doon. Kung saan environment friendly yung kanyang project na yung building ay iniwan niya yung legacy doon sa Pampanga. Hindi lang niya magawa dito existing. Sana kung may magbagong construction, malamang ganun din ang gagawin niya. Itanong natin mamaya kung sige. Kaya ba nagawin niya kahit nandito na siya sa Metro Manila. At yun hong tinutukoy ang nalipat ho sa Revenue Region 8B. Ito ho yung South NCR. South NCR. Si Director Jethro Sabariaga. Hi sir, good morning. Kumusta ka? Magandang umaga po, Ma'am Sally. Magandang umaga, Sir Jerry. Morning, Director. Welcome to the program. Happy anniversary ka sa mga anniversary ng BIR. Tama yun. Sir, teka, kailan ka nalipat dyan sa Revenue Region 8B? Dahil ang huli kong alam nun, nasa Revenue Region 6 Manila ka pa. Nito pong July 15, nag-turn over na po kami ni Director Katapia dito sa Revenue Region 8B. Mas mabigat na burden ba ito? Mas malaki kasi ang goal siguro nitong Revenue Region 8B kumpara sa Revenue Region 6 Manila. Tama po ba ako? Opo, definitely. Kasi doon sa Revenue Region 6 Manila, kahit na almost a third ng ating revenue target, itong one-third, no? 30 to 40% ho ng collection ng Manila galing sa government agencies din. So for withholding yun kung ganun. So mahirap din ang Manila kasi hindi naman ganun kalaki ang ginogrow ng collection from national government agencies. Kasi hindi nagbabago yun kung anong nasa budget. Hindi magbabago. Pero in terms of ng numbers of taxpayers na business taxpayers, ang Manila mga nasa 220,000 lang. Dito sa 8B, 500,000 plus. At ganun kalaki ang, talagang malaki ang, pagkakaiba in terms of taxpayers. Taxpayer constitution, no? So, ganun ho yung karami ng stakeholders na kailangan mo i-manage para ma-meet mo at or malampasan yung revenue target natin. Pero so, definitely, besides the amount, it's a bigger and more challenging revenue region. Sanay ka naman sa mga challenges, sir. Sanay na. Hindi na challenge, nandoon siya. Pero dyan sa region na yan, sir, parang ang laki ng potential para sa paglago ng takbo ng yung economic activities. Well, sana ho, no? And of course, we hope that cascades to other parts of the country. No? Yun yung natin. But of course, ang trabaho natin as a revenue collecting agency is sumabay yung performance or mahigitan ng performance ng mga taxpayers natin, yung performance ng ekonomiya. Ibig sabihin, yung mga taxpayers natin na dating hindi na detect ng BIR or hindi nagko-comply sa BIR, makuha natin sila at hindi naman makuha, no? Ma-encourage natin sila na makipag-participate or makisama sa pagpapalaki ng ekonomiya at pagbabayad ng tamang buwis. Kumpara dun sa, ang alam ko, ang Revenue Region 8B, mas mataas na ang goal ba kumpara sa Revenue Region 8A? Opo. Lumalabas po ngayon, mas malaki na yung goal ng Revenue Region 8B. Ang 8B kasi ngayon is now the number one region in terms of target. In terms sa of NCR. Collection. Sa NCR, tama ba? All over the country. Talaga, kaya ka doon inilagay, sir. Hindi, alam mo. pag sinabi mong collection, yung mga regions in Metro Manila, ay di talagang compared to the regions outside Metro, sabi nga nila, pag sumasamahan mo yung mga ilang regions sa probinsya, mas mataas pa rin. District office lang daw.
ang which is true. Mm-hmm. Makikita mo ang mga targets ng mga district offices ng Metro Manila, billion ang pinag-uusap. Wala nang million eh. Correct. Wala nang million. Billion ang pinag-uusapan in terms of target. Mm-hmm. So sir, magkano ang goal ng 8B, Revenue Region 8B this year? Goal po for this year ng Revenue Region 8B is mga nasa 147 billion. Mm-hmm. And then ngayon ay August na, so more than half na ho nakokolekta naman. More than half na ho. In fact, kung hinati natin on a month-to-month basis, hindi naman ho linear or pantay-pantay yung pagkakahati niyan. Ganun yun, ano? may excess na ho as again sa monthly goal ang 8B. Mm. So may buffer naman siya ng kaunti. At credits to the previous administration and yung mga taxpayers natin, ibig sabihin yung magandang performance ng area, sumasabay naman yung compliance nila. Yun ang maganda kasi Tagig, yun ang talaga siya, kung sabihin natin, yun ang flagship district ni Director, yung Tagig talaga. Tagig, kasama ang Pateros, no? That's the only town in Metro Manila, in the city, ating Pateros. So, ano rin ang potential ng Pateros in terms of revenues? Ang Pateros o pinakamalambot na lugar sa Metro Manila, bagsakan na itlog eh, di ba? O nga pala, yun ang nababasag. Nandiyan pala nagagaling eh. So, medyo, of course, ang hope natin is mag-extend yung development sa Metro Manila. Towards that side. Towards that side. And as part of NCR, we foresee na in the next 10 years, at least maging city na din siya in terms of economic performance. Mm-hmm. Sir, ang BGC sa inyo, pero parang may isa na daw na di-develop na panibagong magiging BGC, yung dating FTI, tama po ba? Yung area na yun, sana maging umabot sa ganong level ng development. Dinatanong ko kay Director kanina, ano ang papel ng FTI ngayon? Meron pa bang FTI? Yung aligned with the President's trust in agriculture, lalong-lalo na eh. Mm-hmm. Yung FTI ho ngayon, as I see it, yung dating role niya is to develop yung agriculture natin, tumulong doon sa development ng agriculture by providing technical expertise doon sa mga farmers, mamamaya natin na engage in agriculture, ng packaging ng product sila, pagbebenta ng product sila, marketing, exports, mga ganyan, no? So, dun ho sa economic agenda ni Presidente, as I listen to his SONA and his pronouncement, and in fact, yung pagkuha niya ng Department of Agriculture, na concurrent capacity as secretary, pinapakita niya yung malaking papel ng agriculture sa kanyang governance agenda. So I think from the self-sufficiency side of agriculture, no, and eventually export, no, so malaki ho ang papel na gagampanan ng FTI. As of now, the Food Terminal Inc., I think, should not just be taga-dispose ng assets na meron sila or taga-utilize. They should be aligned with the President's agenda para ma-fully utilize yung agency. Yung bang Director, yung FTI as it is, no? Meron ba mga development for commercial purposes, gaya ng mga, well, mga high-rise condos or whatever? Ano mga development doon na no longer part of the agricultural project but now as a commercial entity? Well, of course, noon hong pumunta ako doon sa FTI, isa sa nakita ko, nag-o-offer sila ng lease spaces. Yung doon sa building mismo nila. May mall na ho yata doon. Tapos nakita ko may mga itinatayo ng mall sa paligid niya, no? And these are premier developers, no? Hindi hindi mga puchu-puchu lang na mga mall, no? So kasi ang laki ng area. Maganda ho yung area. Would you have an idea kung gaano kalaki ang land area ng FTI na yan? Hindi ko pa ho na... Ilang daang hektare? Kasi malaki. It's a big area. That is part of Paranaque?
Tagig. Tagig pa rin ho siya. Tagig. Hindi nitong BGC, tagig pa rin to. Naku, parang dalawang napakalaking ano, no? Alam mo kung tutusin mo, as it is now, no? Mas malaki na ngayon ang Tagig kaysa Makati. Yung buong total ng ano ng Makati. Land area. Hindi land area. In terms of commercial... Kasi marami, di ba, nagkaroon nung exodus daw. Di parang marami mga negosyo na nalumipat ng BGC. Kasi nung una, mas mababa pa yata yung... Ngayon, mas mataas na yata eh. Pero nga, so alin na mas mataas ho ang goal? Itong district na nasa may BGC o doon nasa may FTI? Ah, isang district lang ho siya. Ah, magka-isa lang. Eh, di napakalaki ng goal nito. So, pinakamalaki ang goal talaga ng... 44. Ng 44. Tagig Poteros, District 44. District 44 nga ho. Tama yung sabi ni Sir Jerry. Baka isang major region ng BIR yung goal niya. Hindi lang isang pagsamahin mo ng ilang regions. Yung mga malalayo. Baka yung Pampanga, kapareho niya ng goal. Buong Pampanga. Buong Pampanga. Kung natatandaan mo, Pampanga now has the biggest number of districts under the jurisdiction. Yes. Mm-hmm. Pero yung 13 districts. In terms of number of districts. Okay. Pero yung buong goal ng region na yon, parang kasing laki lang nitong isang district under your Tagig Pateros, region. No, yung 44. Talang ganun kalaki ang District 44 in terms of potentials, targets, and all that. Mm-hmm. Anyway, sir, last August 1, nag-anniversary nga itong Bureau of Internal Revenue. So, kayo po bilang Revenue Region Director, kayo po ba physically nag-attend dun sa activity? Oh, actually, yung 1 is just the flag raising. Na right? Online. Online. Nakakatuwa yan dahil simultaneous. Sabay-sabay ho. Nationwide. Nakakatuwa yung flag raising. So, but the actual is on August 2. Mm-hmm. That is where the Secretary of Finance met with all the regional directors, deputy commissioners, and district officers. Mm-hmm. Yun ang pinaka-command conference actually na ginawa this August. So can you share us, sir, kung ano yung parang mga naging directive sa inyo, ano yung parang naging mensahe during the anniversary celebration na kinakailangan yung matugunan? Yung highlight nung yung direction ni Secretary Jokro. Well, pareho halos yung message ni Presidente at saka ni Secretary Jokno. Na unang-una, nagpapasalamat sila sa mga kawani ng Bureau of Internal Revenue na sa 118 na taon ay patuloy na nagsusumikap at nagpupunyagi na iangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Exactly. Mm-hmm. No? So, kaakibat ho ng pasasalamat na yun ay yung pag-wish sa atin ng congratulations. Mm-hmm. Doon din ho sa mensahe nila, inihayag nila yung kanilang expectation o gustong mangyari para sa ehensya. Mm-hmm. Which is padaliin ang buhay ng ating mga taxpayers, ng ating mga mamamayan, ma-increase ang kanilang voluntary compliance dahil dumali ang pagbabayad ng buwis. Mm-hmm. No, so malamang kung titingnan ho ng mga tao, sobrang simple yung messaging, pero napakalalim mo nun, napakabigat na trabaho. Masyado malalim yung mensahe yun. Akibat nun. Mm-hmm. Kasi if you will analyze it, mm-hmm. the BIR computerization and digitalization project has been going on exactly for the past 30-40 years. Exactly. No, so tapos ngayon parang gusto ng ating administrasyon na magkaroon ng substantial improvement dito sa ating proseso na ito within 6 years. Yun lang ang time frame. Under this administration. Time frame ng term ng presidente. Well, at the same time, not losing the government's mandate to collect the much needed revenue to sustain economic growth. Mm-hmm. Wala naman mo tayong pagkukuhanan kung hindi yung contributions din
ng mga kababayan at in mga industriya natin. Alam mo, partner, na it came to mind na sabi nga ni Director, mga 13 years na siguro itong computerization, it came to mind na I was among the first who sat down in the planning of the computerization. Na ka pa. Sa planning ng computerization. Nandun na si Commissioner at that time. Oh, pero Sir Jerry, kung titingnan niyo din, babalikan niyo yung alaala niyo. Malayo na rin yung malayo na exactly. Ng computerization program ng BIR. Exactly, exactly. Yung mga dating ginagawa ng mga kasama natin, wala na 'yon. Iba na din. Oh, ngayon talagang ibang iba na. Yan. Pati yung mga level ng accountability. Exactly. 'Di ba? So bumibilis na din. It's keeping pace with this itong pangangailangan. Yung patience kasi din ng mga tao ngayon mas lalong umiksi, di ba? Dahil ang bilis na ng lahat eh. So ayaw na nila na mabagal. We have lalo to keep yung kabataan up. Ngayon, no? Pero sir, sabi mo nga malaking challenge kasi 6 years yung binigay na time frame para ho ma-achieve itong ano to, maging 100% digitalized ang operation ng BIR. Hindi naman actually yung operations ng BIR karamihan naman ho na ng processes natin digitalized. No? Ang ano nang challenge doon kung marami na digitalized, parang kumbaga sa 100% more than 50% na naman ang digitalized. Ang unstated ho or hindi nasasabi or hindi na idedetalye doon sa challenge na yon, paano ho mag-translate sa user experience, yung tinatawag na digitalization. Paano mo mapapadali yung buhay, pag-ibig at pagpupunyagi ng mga tao na nagtatransak sa BIR? Kasi you can digitalize everything from the back end. Pero yung response, pero yung impact sa kanila, kailangan maramdaman ng mga taong gumagamit. Yung impact talaga na dumali ba talaga? Di ba? Or mas lalong nadagdagan lang yung kailangan gawin, mas nadagdagan yung babayaran. No? Kailangan maramdaman ng mga tao na may impact sa kanila. Exactly. Kasi challenge impacto lang. So challenge din ito, di ba, na halimbawa digitalize na kayo, na maisabay ninyo yung mga taxpayers na maging ganun din sila ka-updated doon sa mga digital. Correct. Yun diba? Yung isa sa mahirap. Kung meron maging ganyan programa, paano kung hindi naman alam ng mga taxpayers? Ang key kasi dyan, how to get through para ma-feel ka agad ng ating mga taxpayers na ito ang ginagawa ng BIR. Ito ang dapat nilang gawin. So, kinakailangan may push through mo sa kanila eh. Dalawang bagay ho yan, no? Una, mahirap yung culturization process. Na ibig sabihin, stakeholder management ho ito eh. Hindi lang yung BIR yung tinitrain mo, you also want the participation. Correct. Of your stakeholders. Taxpayer public. Unang-una lang ho, napakahirap ho sa BIR na after every transaction, hingan mo ng feedback yung mga taxpayers. Exactly. Pag-accomplishin mo sila ng feedback form, ayaw nilang mag-accomplish ng feedback form. Pero, yun ho yung mga bagay na makakapagpadali ng mga susunod na experience nila. That's the way for us to move forward. So, maraming mga bagay ho is a part of the culturization process. So, yun ho yung unang challenge, no? Yung susunod ho, yung mismong pagsabay ng pangailangan ng gobyerno na makakolekta. Kasi hindi naman kailan mabalanse yun eh. Hindi naman humihinto yung pangangailangan ng gobyerno ng pera at saka yung limitasyon sa pera sa paggagawa nitong mga proyekto na to. So sabay-sabay ho lahat yan, no? And kailangan yan, balancing of interest, kailangan mong balansihin yung mga pwedeng gawin ngayon dun sa kayang gawin ngayon. So on top of that ho, yung mismong hirap ng proseso ng ahensya na mag-develop ng sarili niyang mga systems at saka ano, dahil niya walang feedback from the users, no?
alam mo kasi, papunta pa lang kayo na inaaya mo pa lang yung kamay nila na gamitin to. Tapos sabihin nyo sa amin paano mapapadali ang buhay nyo at sama-sama natin i-develop. So partnership to. Dapat ay maging... Alam mo, yun talaga mahirap eh. Kung paano mo kukunan sila ng feedback na honest to goodness, makikita na lang kung ano ba talaga itong ginagawa namin. May dating ba sa inyo yan? Is it any use to you or whatever? So, mahalaga ang feedback talaga. Pero ang problema, napakahirap kumuha ng feedback sa mga end users eh. Bakit mahirap? Di ba pwedeng online na rin yung mga feedback? Oo, online na rin, pero hindi nga ho ina-accomplish. Oo, hindi ginagawa. Ayaw tugunan ng mga... So, dapat i-encourage. Ng mga stakeholders, eh. Dapat talaga... I think, even from the government side, we have to progress na yung feedback process natin hindi narrative form. Ibig sabihin, dapat smiley face lang, ganyan lang. And then we learn to interpret that data or we have to communicate what that data means or what that symbolism means. So, smiley, okay, naka-prone o ganun lang ba yung feedback? Kasi mango. Minsan, pagka yung impatient talaga yung stakeholder mo, you have to be creative to get the, real reaction or feedback. Pero sir, di ba, recently, may mga additional na transactions sa BIR na online na dati hindi. Ang inyo bang region kasama na sa pilot o nagro-ro? Bago sagutin ni Director yan, break muna tayo. Pakilala muna tayo. Pabalikan natin si Director Jethro Sabariaga. Anak buhay muna. Makalipas ang ilang paalala. Mr. Taxman! Yeah! Nasa second half na ho tayo na ating programang Mr. Taxman. Batiin muna natin mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Sina RG Chell, Jenny Manzano, Oni Montesinos, Sally Santos at ilang pa pong mga kababayan mula sa iba't ibang panig ng mundo. At balikan ho natin ang ating studio guest. May nakabiting kang tanong kanina, partner. Oo, kay Director Jethro Sabariaga ng Revenue Region 8B. Marami ho recent. Kompletuhin ho, partner. South NCR. Yan, South NCR. Hindi na ho kasama dyan yung Makati. Ang recently ho, maraming mga nadagdag dito sa mga computerized o online transaction na mga taxpayers. Ang inyo po bang region, medyo nakasabay na at nag-roll out na rin ng mga latest na mga online transactions sa BIR? Partner, ang tanong mo niya, saan kinonceptualize? Oo, particularly yung binabanggit mo, yung sa ONET. Oh, tama yun eh. Kasi si Director ang ano nun eh. Ang promotor. Sige, Director, kwento mo nga. Okay. Yan nung i-ONET na yan, noong nagkaroon tayo ng contest ang mga developer, di ba? May inilaunch na contest ang BIR, yung tinatawag nilang hack attacks. Okay. Meron ho tayong mga kaibigan na mga developer na nagtanong sa atin, nagkonsulta kung anong magandang makakatulong sa mga taxpayers natin. Isa ho sa isinuggest at naisip namin is yung tungkol ho sa electronic ONET. Kasi nakita namin yung pain point ng mga taxpayers natin na pabalik-balik sa opisina natin para mag-transact, no? And then there are a lot of yung doon sa interaction nila with our employees, madalas gumagamit sila ng gitna ng mga tao. Ang daming interpretations na nagagamit para maghanap buhay. Diba? And minsan pinapasama yung imahe ng BIR doon sa mga mata ng taxpayers natin. So parang naisip namin is bakit hindi pwedeng yung taxpayer mismo makahanap ng diretso at madaling paraan na yung taxpayer mismo makakapag-file siya online ng transaction niya sa bentahan ng lupa, matatrack niya kung nasaan o ano na nangyayari, mapepredict niya kung ilang araw bago matapos yung transaksyon. At overall, dumali yung pagtatransact ng lupa for a minimum fee. No? So, yun ang ikinuwento ko doon sa developer na gustong sumali doon sa hack attacks, no? And then, bumuo siya ng...
bumuo sila ng yung system side, no? Mm-hmm. Yung business process side, kami ang nag-propose sa kanya kung paano ho magiging madali, no? Mm-hmm. So doon ho nabuo, na conceptualize, mm-hmm, at na naging entry, mm-hmm, doon sa Hackatax challenge. Mm-hmm. Ah, ng inyo yung region. Ng Wyvern, yung iunit. Hindi pwedeng sumali yung DIR, eh. So merong kumonsulta sa amin. Uh-huh. So yung mga developers talaga. Oh, yung kumonsulta sa akin, eh syempre siya lang ang kumonsulta. Hindi siya lang nabigyan ng insight, uh-huh, no? Uh-huh. So naanuhan natin siya. Nagabayan natin. Uh-huh. At saka nung tingnan nila, hindi man nag-land sa mga winners yung itong pinropose ng Wyvern, nung tinignan ng BIR, oh, teka, mukhang okay to, ah. Mm-hmm. Mukhang ito magkakaroon ng relief talaga. Mm-hmm. Or user experience relief yung taxpayers natin. Mm-hmm. So in-approve ng BIR yon. In-approve at ginagamit ngayon. Yun. So nung time ko sa Revenue Region 6 Manila, hindi lang ho sa pag-conceptualize, pati ho yung pilot testing nun sa amin ginawa. Nandoon ka pa sa Manila noong nag-pilot test. Nun. So, anong chances ngayon nitong project na e-onet na may roll out all over the country for all regions? Marami na, Naka-roll out na siya dito sa Metro Manila. Fully rolled out na siya. Mm-hmm. But of course, this is an option on the part of the taxpayer kasi it involves a minimal cost, mm-hmm, for you to use the system. Mm-hmm. 150 pesos, di ba? So hindi pa ito mandatory? Hindi mandatory. Oh, pero ikaw naman ang taxpayer, 150 pesos ang fee niya. Mm-hmm. Ay bakit hindi mo na lang save ng oras. Sa gasolina mo lang eh. Ilang litro eh, baka dalawang litro rin, hindi ka pa makarating sa Maynila eh. Yun o yung nakita namin na na cost-benefit trade-off, di ba? Mm. For 150 pesos. Uh-oh. Yung predictability nung transaction, makikita mo, teka, eh, RDON pala ito naka-pending na hindi niya ina-actionan. Mm-hmm. So it establishes an accountability in the process. Bilis ng monitoring. No, okay. Alam mong approved na, wala nang gigit na sa siya. Hindi, iniipit niya. No. Pero, Director. Uncertainty doon sa transaction. Sir, marami nag-avail nung i-roll out yun at malaki bang naitulong nito para sa collection ng Revenue Region 6 noon? Hindi, itong project na to, hindi naman ho actually para sa collection ng BIR. Eh. Convenient. Kasi yung sinasabi ko na makakatulong. Ang natin is mapadali. Paano makakatulong doon sa experience ng mga taxpayer. Ah. Minsan hindi natin mararamdaman agad na tumaas yung collection ng opisina. Pero makikita natin na yung tulong na nagagawa natin doon sa taxpayers natin. Pero Director, mukhang at this stage, mukhang successful yung e-onet yan as launch sa region. Pero ano chances na yung ibang mga transactions na hinahawakan ng ONET, under ONET, may ilagay na lahat dyan sa computerized e-ONET na yan? Advanced ka talaga mag-isip, Sir Jerry. Pero mas advanced yung BIR natin kasi in-explore na nila yan. Mm-hmm. At sa ngayon, mayroon na hong na-develop with Wyvern ulit. Ah, okay. Na continuation yung, in fact, pangalawang development na yan. Yung mga manual transactions pa rin, tinatrack na din ng national office natin. National office naman ang gumawa nung program na yun. Hindi na outside sources. Invention na natin yun. Mm-hmm. And with regard to the other transactions na tinatawag nating ONET, yung donations at saka yung estate, meron na hong for rollout. Good. Oh. At sa inyong region ang rollout? Nung huli kami nag-usap, yun ang sinabi sa akin. Ikaw na rin ang mag-rollout. Good. Magiging pilot. Pilot ang 8B. Oh. Mga kailan ho inaasahan na mag-rollout sa inyong region? I think it's very soon kasi last week sinabi na ho sa akin. Mm-hmm. I mean, timing. So, kasi nagkailang transaction ang under ONET. Yung ano tawag nito, yung donation, donors. Sales, donors, sale, at saka estate. Ngayon, ito meron tayong amnesty ongoing. Mm-hmm. Na malapit na eh.
alam mo, napakabilis ng panahon eh. Less than a year na yan. 2 years ang extension na yan eh. Anong chances, Director, na maisama na itong amnesty ito dyan sa programong yan? Dyan ho tiningnan yung cost-benefit analysis. Kasi hindi naman ho madaling gumawa ng programa eh. Tama yan. At every variation ho sa programa or dun sa sistema mo, matagal hong i-develop and ite-test mo lahat yan, yung components yan. So, and tama yung sabi nyo, ilang taon na ding tumatakbo itong amnesty program na to. Kumbaga, kung merong mga hindi nahagip dito, konti na lang. Okay. So, yung estate tax amnesty ho, will remain to be a manual process. Talagang no chance na maisaba dito sa sa programa. Kasi malapit na matapos yan eh. Tingin ko masyado nang maliit yung oras. At saka wala naman nang gaanong mag-avail or benefit. Oh. And ang estate tax amnesty ho, one time lang naman yan eh. At saka isa pa dito, Director. That's it. Wala na extension yan eh. Kaya pagkatapos ng deadline yan, that's it. Ganun naman ho talaga dapat. Kasi ho, pagka lagi tayong may amnesty, hindi ho natin na-encourage yung behavior para sa mga tao na magbayad ng tamang buwis. Tama yun. Na sa tamang panahon. At alam naman natin, ang pangangailangan ng gobyerno ng buwis, kahapon pa. Hindi, at saka siya mahalaga dyan na dapat siguro maunawan ng ating mga taxpayers na sasali dito sa programang ito at amnesty, na the reason why there will no longer be any extension, dahil congressional amnesty ito eh. Oh, hindi naman ho basta BIR lang. Hindi ito administrative lang na pwede, sige, extend uli natin yan. Ay, yung nag-create yan, ay tapos na yung kanilang termino, ika nga, yung, and I don't see any possibility that the new Congress will come up with another extension. Sir, meron na rin yatang pilot testing tungkol dun mas tinatawag na e-invoicing and e-receipt. San ho ito bang region ninyo kasama sa nagpa-pilot testing? Hindi ho. This is a project na launched mainly and pilot tested sa large taxpayers. Sa LT ito. LT naman ito. I think yung top 100 yung 100 taxpayers na nag-volunteer na large taxpayers, so ang pinapilot nila yun. Napakabilis ng panahon. Pero gusto ko lang malaman kay Director, kasi itong bago niyang assignment sa 8B ay talagang napaka challenge is really that big. Ano ba mga priority projects mo to pursue na para itong target mo for the year ay, alam mo na, makuha? Nakikita ko ho na may economic potential naman yung lugar. Tama yung sinabi nyo, ina-identify nyo. At ang problema natin is yung pagsabay noong mga taxpayers natin or pag-reflect nung kanilang tax compliance doon sa tax potential. Naintindihan ko din ho na yung mga pigado na or pigang-piga na taxpayer, mahirap ng pigain pa ng 18%, di ba? Bagong derby na yung pigado. Mahirap mo hong pigain sila ng 18% over previous year's collection, no? So sa akin, isa ho sa hallmarks lagi ng governance ko ng bawat region is yung tinatawag kong hustisya sa pagpapatupad ng batas. Sa which akin, means yung mga taxpayers na matagal na or talagang talamak yung ginagawang pandaraya, dapat hong kalusin. Iayos na nila. Okay. So, you know, with the advent of a new technology and big data, data analytics, and AI dito sa artificial intelligence sa pag-process ho nitong data na to, kasi pagka sinabi mong big data, yan ho yung mga data na structured or unstructured, sobrang laki yung volume, ang hirap niyang i-analyze ng mano-mano. So kaya ginagamitan ho ng artificial intelligence yan. So ang gusto ho namin is mahuli namin itong mga talamak ang pandaraya sa gobyerno at sila ay dalhin sa compliance, sa
of course, hindi naman natin na trabaho na patayin yung mga taxpayers natin. Pero, Director, identified na ba ninyo kung sino itong mga ito? Para... we're in the process of analyzing the data sets that we have. Na-identify na? Oo, na-identify na. Pero ang tanong, sir, di ba, bago natapos yung nakalipas administration, nagkaroon ng suspension sa enforcement. So parang naging tali ang kamay para ho sa ganyan mga yung... Investigation. So ngayon po ba lifted na yung suspension? Nakatali man ho yung kamay mong manampal, hindi naman nakatali yung kamay mo na mag-isip eh. Ibig sabihin, marami pa pwedeng gawin. In as much as nakatali yung enforcement activities natin, we can do data gathering or intelligence building. Kahit nasa office lang, ang daming pwedeng gawin. Tulad doon ang nakita natin. Maski na yung records, pwede ka nang makakita eh. Tulad doon nakita natin, no, kung titingnan natin yung 2019 or before pandemic hit, yung top 500 BAT taxpayers ng revenue region, doon sa top 500 na yun, biglang 334 nawawala. Wala nang ipinafile o substantial ho yung ano nila. Pero nung binisita ng mga examiners natin, dahil na-lift na yung suspension sa TCBD, nakita natin na buhay pa naman. So hindi naman ibig sabihin sasampalin natin sila. Tuloy-tuloy ho nating aaralin kung dapat ba silang kung meron bang naging pandaraya o pagpapabaya doon sa kanilang obligasyon, pagbabayad at pagpa-file ng tamang tax returns. So yun ang nagagawa ng data analysis, no? Minsan may mga perspektibo kang nakikita na ordinarily hindi mo makikita. So you just have to cascade that kind of thinking to your other offices or other tax types. You have to compare yung activities ng local government unit, yung mga registration sa local government unit and registration sa BIR. For one, yan, basic yan, di ba? And then you have to analyze the industries that are showing elasticity. Ibig sabihin, kahit na mahirap or tumataas ang mga presyo, nagtatribe pa rin. So yan ho yung mga titingnan mo, and then apply it doon sa mga compliance ng mga taxpayers natin. Sure. Para ma-analyze mo kung, teka, sino ba yung mga taxpayers natin na sinamantala or baka nakalimutan yung paggawa ng tama during sa panahon ng paghihirap ng iba. Director, kumusta ang pagkikipag-ugnayan ninyo sa mga local governments? Kasi unlike before, isa lang ang kausap ninyo. Ngayon, ilang cities yan? Napakarami niyan. Anim. Lima. Talagang municipality isa, di ba? At saka iba-ibang mga ugali, no, mga namumunor yan. Kahit naman yung iba-ibang ugali natin, pare-pareho tayong parte ng isang gobyerno. No, at naniniwala ako, pare-pareho naman ang hangarin nating lahat. Mapagtagumpay ang gobyernong to at ang administrasyong to dun sa kanyang mga objectives na iangat yung buhay ng mga kababayan natin. So I don't see any difference, no, dun sa magiging treatment natin. Maybe it just takes time of and then being very specific on what you want or what can be worked on. Tutukuyin mo lang talaga para ho mapadali yung proseso. Kapag pa ikaw ay bago na director sa isang lugar, ano, parang may tungkulin ka na parang magpakilala or makipag-coordinate ho sa mga LGUs na under your region? Wala naman hong ganun pagka walang issue. Pero dahil ho we're doing intelligence gathering, it's best. It's best practice to go there and really reach out to your stakeholder, no, at offer your hand na tulungan tayo. Tulungan, tama yan. Diba? I can show you or I can give you some benefits. Magkakaroon ka naman ng benepisyo dito sa activity namin na to. In terms of increased IRA. Magkaroon kayo ng exchange of information na pwedeng mapakinabangan dito sa trabaho. Correct, Sir Jerry. Sir, yung inalisan mo na Revenue Region 6, halos lahat ng RDO on ISO certified. Dito ba sa Revenue Region 8B,
Ganun na rin or nasa proseso pa ng application? That's para one sa... of the biggest challenges, no? Kasi nung yung nakaraang administrasyon, siguro naging masyado silang fixated doon sa pagpapataas at saka paghabol sa Makati bilang maging number one region. No? So, hindi nila napagtuano ng pansin yung ISO. So, yun yung ini-impress ko ngayon sa mga tao natin. No, nobody will understand the top region in terms sasabihin natin mas mahina tayo kaysa sa ibang region or mas wala tayong pakialam doon sa dali ng transactions ng mga taxpayers. So, walang makakaintindi kung bakit hindi natin gagawin. So, yan o, isa sa mandatory projects. Hopefully, within my stay in 8B, magawa namin, no? Yun, yung pag-asa sa ISO. As it stands now, nagsisimula na ho doon sa roadmap. Ah, okay. Yung 8B. So, anong timetable ninyo nito na para matarget nyo yung actual implementation at saka approval for being an ISO? By end of the year, two of the district offices, primary and secondary processes will be accredited or certified. Ah, okay. Okay. So, malapit na rin. Malapit na rin. Hindi ko lang mabuo kasi merong mga ibang opisina na kailangan lumipat. I see. Para mas lumaki yung One of the requirement for ISO certification. Patong-patong ho kasi ano yan eh, patong-patong na problema yan. You'll have to go through the government bidding process, blah-blah. Yung budget request process. Napakalaki rin ng requirement para ma-attain mo yung ISO certification. Correct. Sir, sa anong office ninyo ng Revenue Region 8B? Sa 313 Buendia. Yung dating Makati Regional Office. Yung Makati. So, ito nangungupahan lang kayo doon, di pa sariling building? Sariling building na po ito. Yun yung pinag-usapan namin eh. Na yung building program ng BIR, yung mga most of the regional offices, sarili na yung mga buildings. Pero itong mga district offices, talagang palipat-lipat pa rin sila. Gaya Pasig, yung Pasig na lang, ito sa last week kalilipat lang nila sa estansya, yung bagong opisina nila dyan sa estansya. So talagang palipat-lipat. So, kailan ba magkakaroon ng sarili ang lahat ng district offices para magkaroon ng, iba na din talaga sarili mo na yung building eh. Okay. Itong 2020 at 2021, lubhaw hong maganda ang performance ng Revenue Region 8B. Pero kasi medyo distorted at saka siguro hindi napapanahon na mag-claim tayo ng rewards natin sa lateral attrition do. Kasi mas kailangan ng national government eh, di ba? So, hopefully ho, dito sa mga susunod na taon, maging maganda ang performance ng ating revenue district offices na nangungupahan, no? At saka yung revenue region natin, at makapaningil tayo under the rewards and recognition program ng national government natin. Dito ba sa district offices mo, director, ilan ba dyan o na may sarili ng building? Wala ho eh. Yung ilang distritong yon talagang wala pa talagang may sarili. At sir, yung nagawa nyo ba sa Pampanga na, ang tawag doon, green building ba ang tawag doon? Kaya nyo bang gawin din ito dito sa inyong district or mahirap? Susubukan ho natin kasi syempre meron kang balancing ng cost at saka yung benefit na tinatawag eh. Doon ho kasi sa Pampanga, sprawling ho yung regional office natin. Malaki ang lote doon. One hectare ho yun. So, ang laki ho nung footprint para maglagay ka ng solar panels. So, hindi pwedeng patong sa bubong. Benepisyo. Pero ngayon, na tumataas din yung kuryente. At saka meron na baka kinakailangan na siguro. may technology na din na yung solar panels nandun mismo sa salamin. Pwede rin yan. May nabasa ako lately na ano eh. So, not necessarily sa route daw. So, I think pagka ho dumating yung panahon na
economically viable na yung presyo nun, yun yung mga kinoconsider mo if you're going to go green or... Lalo na nararamdaman natin. Maganda yung ano yun, sa panel na ilalagay, hindi na siya taas eh. Oh, nakaka-reduce din ho kasi yun ng ano ng electricity cost ng cooling. Eh. Tama. Pag meron kayo. Pag nando doon. Naku, tayo ay kinukulang sa oras. Pero sa oras. Dahil nga tayo digitalization na at meron pang banta ng pandemic. So sa inyong region ba, in-encourage na yung mga face-to-face seminar or online pa rin sa, para sa tingin nyo ang dapat? As much as possible online. Yung mga kaya ho natin na i-download online doon sa ating mga participants at saka doon sa ano... sa nakita ko, mostly online naman, you know? But dahil yun, yung staff conference natin, I will need them on Tuesday na face-to-face kasi first time ko sila makakausap. Mag-face-to-face na kayo. Okay. And actually, ini-invite ko nga din sila, sila DEPCOM. Si DEPCOM natin ng operations na mag-attend ng staff conference. Naku, partner. No more time. Few words. Bilang bagong mensahe natin. Mensahe natin sa taxpayers at sa ating mga personnel sa BIR. So, yun po sa ating mga taxpayers. Unang-una, maraming salamat ho sa pagtulong sa ating revenue region. Magandang performance ng mga nakaraang taon. Umaasa ho ako at nananalangin na naway maging maganda sa atin ang mga susunod na taon. Magpatuloy hong magtagumpay ang inyong mga negosyo at paghahanap buhay. At of course, maging maganda ho ang samahan ng BIR at ng mga negosyo, ng ating mga negosyo at sama-sama po nating paunlarin yung ating mga kababayan, no? Iahon sila yung sa kinasasadlakan nilang hirap by paying the right taxes. Ayun. Doon po sa ating mga kasama sa BIR, you know, we have to always go through the process of continuous improvement. Hindi ho tayo dapat maiwanan ng panahon. Madaming pagkakataon ho, mahirap, challenging, but of course, kasabay ho sa pag-grow natin as paglago natin as professionals at paninilbihan natin sa bayan at sa ating mga taxpayer. Eh yun hong pag-i-improve natin ang mga sarili natin, pag-upgrade ng skills natin. As the number one na revenue region, we are expected to be the best and the brightest in this bureau. I hope we live up to that expectation and syempre, kaakibat nyo ako doon, kasama nyo ako doon. Okay. So, maraming salamat sa inyong sakripisyo para sa bayan at sana tuloy-tuloy tayo magkakasama sa pagtahak ng landas na ito. Okay. Very well said. On that note, maraming salamat po, Director Jetro Sabaliaga. At dito nagtatapos sa ating programang Mr. Taxman. Ay nag-aanyayo muli sa susunod na Sabado magkwentuhan ulit tayo sa isa pang pagtatanghal na ating programang Mr. Taxman. Director, maraming salamat sa pagkakataong itong binigyan mo kami ng napakaganda na ating kwentuhan ngayon. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat at mabuhay po kayo. Thank you so much at hanggang sa susunod na Sabado. Thank you, sir. Mr. Taxman, Jerry Flores po. Ako naman po yung lingkod, Sally Ortega Bueno. Magbabalik ako mamaya 12 to 12.30 IZ Balita Nationwide. At tutunin the afternoon sa ating programang Usapang Senado. Ang tabayanan, si Attorney Lorna Kapunan at si Sir Jimmy Regalario sa kanilang programang Laban para sa Karapatan. Bye! Sumayin niyo ang programang Mr. Taxman. Yeah, I'm the Taxman. Programang tapat na maglingkod sa bayan. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, muli tayong magsama-sama sa programang Mr. Taxman.